Magandang umaga mga bata! Nasa ikaapat na markahan na tayo. Tayo'y magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Ano nga ba ang aklat? Naalala niyo pa ba mga bata? Ang aklat ay mga pinagsama-samang papel ng mahalagang impormasyon o kaalaman. Makikita rito ang mga iba't ibang salita at mga makukulay na larawan. Ano nga ang ating aralin noong nakaraang linggo? Aralan natin. Ano ang tawag natin dito? Tama, ito ang pabalat sa unahan. Ano naman ang tawag natin dito? Tama, pamagat ng akla. Ito naman ang may akla at ito ang tagabuhit ng mga larawan sa akla. Makikita naman sa likod ang likod na pabalat at ang mga pahina nito. At ang mga nagbubuklod ng mga pahina ay tinatawag natin gulgon o spine. Makikita ang pamagat ng aklat at pangalan ng may akda o author sa gulgon. Dito nakadikit ang mga pahina. Makikita sa pagitan ng harapan at likurang pantakip ng aklat. Nakikita nyo ba ang mga batang ito? Okay, may gagawin tayo. Nakatala sa ibaba ang iba't ibang bahagi ng aklat. Pumili ng isang aklat at maglagay ng reaction icon kung ang bahagi ng aklat ay nahanap mo dito sa aklat na iyong napili, gaya ng mga nasa larawan. Una, pahina ng pamagat, ng thumbs up. Ayan, magaling. Pangalawa, paunang salita. Ayan, ang bilis nilang nakita ang paunang salita ng may akda. Next, pahina ng karapatan city. Tama yan. Next, ang katawan ng aklat. Ito yung pinakamahalaga at makapal na bahagi ng aklat, ng bracelet. Ang glossary naman. Ang galing. Yan. At ang panghuli ay talaan ng nilalaman. Pumalakpak. Yes. Tama. Yan ang talaan. Subukin nga natin ang inyong kakayahan. Kung naalala niyo pa ba ang mga bahagi ng aklat na napag-aralan natin noong nakaraang araw? Anong tawag natin sa bahagi nito? Pagtanggalin natin ang larawan sa kaliwa sa mga pangalan ng aklat sa kanan. Una, likod na pabalat. Pamagat o pabalat sa una. Alin dito ang tamang sagot? Mahusay, pabalat sa una. Ito naman. Tama, likod na pabalat. Itong pangatlo. Tama, makikita ito sa pahina ng karapatang CP. Ayan, 2016. Next. Anong bahagi ng aklat kaya ito? Paunang salita, pamagat o pabalat sa unahan? Magaling! Ito ay paunang salita. Ito naman mga bata, makikita dito ang mga iba't ibang salita na may kaugnayan. Ito ba'y index, glossary, or bibliography? Magaling! Ito ay glossary. Ito naman mga bata, may mga pamagat at pahina. Ito ba'y talaan ng nilalaman, bibliography o glossary? Ang galing, ito ay talaan ng nilalaman.
Alam niyo ba kung paano gamitin ang talaan ng nilalaman? Ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ang talaan ng nilalaman. May problema dito si Chichay. Ilamay nilanganap siya. Kaya niyo ba siyang tulungan? Ipanoorin natin ang kwento ni Chichay. Ayan, natapos din ang kwento ni Chichay. Ano nga ba yung gusto niyang hanapin? Tama ang salitang Maya o kwento tungkol sa Maya. Nakita niya ba ito? Magaling. Gaya ninyo, nakita niya ito sa talaan ng nilalaman. Ano talaan ng nilalaman mga bata? Ang talaan ng nilalaman ay listahan ng mga nilalaman o paksang tatalakayin sa aklat. Ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga sunod-sunod na aralin o paksang tatalakayin at kung saan pahina ito matatagpuan sa aklat. Gaya nito, ito yung buong talaan ng nilalaman ng isang aklat. May unit at pangwagat nito at ang pahina nito. Sa baba nito, makikita ang limang aralin. May mga pamagat na makikita at mga pahina din dito. May apat na unit ang aklat nito. At sa huling bahagi nito, makikita ang glossary at ang pangkilala sa ng mga larawan. Ayan ang talaan na nilalaman. Ngayon, magsasanay tayo tungkol sa talaan ng nilalaman. Pumili niyo ang enrichment activity. Unang gawain. Task 1. Tingnan at basahin ang talaan ng mga nilalaman at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ayan, ito yung talaan ng nilalaman. Unang bilang, saang pahina makitatagpuan ang pangarap ko? Magaling, nasa ika-10 pahina. Anong unit ang paksang paaralan at bayan? Magaling, ito'y unit 1. Ano naman ang pamagat ng unit 1? Siyempre, paaralan at bayan. Kaapat, ano ang pamagat ng aralin sa pahina 26? Ayan, ang hardin. Mayroon bang paksa tungkol sa bagong klase? Opo, meron. Ayan, matapos na natin ang unang test. Tungo na tayo sa ikalawang test. Piliin at bilugan ang tamang bahagi ng aklat. Anong bahagi ng aklat ito, mga bata? Ito ba'y talahuluban? Katawan ng aklat? Tama, ito'y katawan ng aklat. Ito namang pangalawang larawan, mga bata. Ano ang tawag natin dito? Paunang salita or talaan ng nilalaman? Magaling, talaan ng nilalaman. Ito naman mga bata, pabalat sa unaan o likod na pabalat? Kumpa, ito'y pabalat sa unaan. At ang panguli, dito makikita ang mga kahulugan ng salita. Alin dito ang tamang sagot, glossary or bibliography? Napakahusay, ito ay glossary. Ayan, natapos natin ang ating aralin. Ngayon, meron kayong sasagutan ang ikatlong aralin. Gagawin ninyo ito offline. So, ito'y isang takdang aralin at iwawasuhin natin ito sa susunod na pagkikita. Okay, basta tandaan natin mga bata, mas madali nating makikita ang mga aralin at paksa ng ating hahanapin
sa pamamagitan ng Talaan ng Nilalaman ng Aklat. Tayo'y gagawa ng dami na aklat. Ito yung peta 1 ninyo. Ang mga kakailanganin ay 3 pirasong puting papel, stapler, panulat o marker. Ang gagawin ninyo, isulat ninyo ang bahagi ng aklat sa bawat pahina ng papel na nakatupi. Ito yung hakbang sa paggawa. Panoorin natin. Pagkatapos niyo magawa ang inyong dami ng aklat, ipapakita ninyo ito sa klase sa susunod na pagkikita. Hanggang sa muli mga bata, mag-aral tayo ng mabuti. Maraming salamat!